didn't even get across. Magandang araw sa inyo mga kaswabe. Nandito ako ngayon sa West Ave dahil bibili ako ng extra tire natin. Ang mahirap kasi sa Camaro natin, yung mga tires niya, mga run flat tires. Kung walang idea ang iba, mahal ang run flat tires. And syempre alam naman natin yung situation ngayon, medyo cost cutting tayo mga kaswabe. Kaya please don't judge me muna. Ang kinuha ko muna ng extra tire natin is cheap tires lang muna. Then syempre, extra lang naman yun in case na what will happen na emergency. Yun muna yung pinaka ilalagay. So, ang init ng panahon. Thank you. And yes, mga kaswabe, sorry, ano muna tayo. Change topic muna tayo. I'm planning para baka i-give up ko muna yung tinitirahan ko rito mga kaswabe na kondo kasi yung cost of living dito sa Manila hindi the same as before, alam naman natin. Binili kong kondo, ipapagawa ko pa lang, naabutan tayo ng lockdown kasi inuna ko muna yung sasakyan eh. I'm planning na mag-transfer muna baka Pampanga, San Fernando or balik muna ako ng Olongapo. Puro online lang muna ang business ngayon. Not unlike before na may mga gathering, merong deep relationship talaga. As of today, medyo nonsense ng konti. Kung kaya naman bumalik na Manila, kaya naman magbalikan pag nasa San Fernando, Pampanga. Kanina nga pala, first time ko na pumunta sa mall namin dito sa bandang M Place po ako nagre-rent dito mga kaswabe. Nanibago ko, talagang bukas yung mga store pero walang tao. Hindi naman nabago sa akin pero nasa QC ako ngayon at hindi ko rin maisip na andito pala ako sa lugar wherein ito pala yung pinakamaraming may COVID. Siyempre, we have to accept the fact na kailangan na lang mag-ingat. Punta lang tayo mga kaswabe sa Centris. I hope open ang Centris. Medyo konti talaga ang sasakyan ngayon. Later nga pala mga kaswabe, meron ako ilalagay na side markers tint, then carbon fiber yung style niya, both sides, sa front tsaka sa likod. Parang ito yung pinaka ano, reflector sa gilid. Sabog kasi siya na orange na kulay, so ngayon magiging LED yung style niya. Very nice to pag naikabit natin mga kaswabe. And habang nandito ako mga kaswabe, time to maximize kasi nandito yung parang studio lights ko. At least magagawa natin yung ibang material natin. And gusto ko kayong balitaan kasi I have an idea. Di ba may mga memes akong ginagamit? So I will do my own memes na pwede natin i-insert dyan sa ano ko, sa mga videos natin, video materials natin. And tomorrow nga pala, I'll be going sa Chevrolet kasi meron na naman ako sa inyong sorpresa. Actually kahapon, meron din ako sa inyong sorpresa pero inano ko lang. Lalabas yan, huwag kayong mag-alala mga kaswabe. Sabi ko sa inyo, mark my word. Pag sinabi ko, gagawin ko talaga. Unti-unti natin this week and I hope mas maging maganda ang kalalabasan ng mga materials natin and lalo tayong lumakas. Malapit na tayo mag 10k subscribers. Thank you very much mga kaswabe. Then sabi nga pala ng mga kaswabe natin, mag everyday vlog tayo. Kaya lang ang problema kasi, hindi ko alam kung ano i-feature ko everyday. I can actually, pag umarap naman ako sa camera, kaya ko naman. Kaya lang, okay kasi mga kaswabe, meron quality yung material natin. Ngayon, nagganito lang ako kasi para ipaalam sa inyo na I'm here in Manila and first time ko. So, it's a surprise for me. Kaya binabalitaan ko kayo mga kaswabe. Mga kaswabe, failed ang lakad natin. Dahil meron ako dapat nabibilhin sa HBC pero close pa raw sila. So, I'll be back on Monday. May naisip nga pala ako kasi gusto ko laging i-promote yung channel natin, which is yung Rico Rides Camaro. Ang problema,
ang hirap palagi pagsasabihin lang. Lalo na kanina, may bumate yung bumibili ako ng gulong. Tapos yung security guard. Ang mahal pala rito mag-park, no? Nanibago ako? Dalawang park lang, nasa 150 pesos na ako. Huwag niyo ako sabihan ako ripot dahil medyo mabigat na yun. Sa isip ko lang, kung magpagawa kaya ako ng ano no, ng sticker or parang calling card, which is nakalagay doon yung YouTube channel natin, tapos yung Rico Rides Camaro. What do you think, mga kaswabe? Please comment down below kung ano ang masasabi mo para na isu-showcase natin yung channel natin para mas lalong bumilis, mas lalong lumakas. I'm planning soon na magpalit din, syempre, hindi lang naman Camaro ang sasakyan natin, or kung gusto nyo, ikip natin yung sasakyan. Pero mga kaswabe, hindi to yung parang nagpapalit lang ng damit, ha? Marami pong pinaghahandaan. And one thing nga pala, bakit ako nandito sa Manila? Of course, I will visit my baby. Sa mga hindi po nakakaalam, I have a newborn baby. Nasa 3 months old pa lang siya. Okay? And I'll go to him tomorrow. Siyempre, nami-miss ko na ang baby ko. Yung pinakita ko nga pala dun sa Camaro story. Di ba may baby dun? Malamang, akala nyo, ako yun. So, pag gusto mong panoorin yung Camaro story, ito nga pala yung video card natin. Makikita mo dyan, may baby, baka akala mo, picture ko yun, picture po yun ng baby ko. Kasi kamukha ko rin siya. Although yung mata, hati kami ng mother niya. Sa ilong, hati rin kami. Kaya lang, medyo malapad yung ilong pa ni baby ngayon. Kaya kailangan hilutin. Yan nga pala yung reason kung bakit nandito rin ako sa Manila ngayon, para ayusin yung mga dapat ayusin dahil almost 2 months tayong wala. Then at the same time, I'll visit my baby Brave Silo Barrera. Oh, lupit ang pangalan mga kaswabe, no? Pinag-aralan namin yan. On my way, uwi na lang ako. Ayusin ko na lang yung mga material natin or mag-edit tayo. Pasensya na, medyo mabagal tayo sa pag-edit mga kaswabe, pero soon magkakaroon tayo ng team, yung kapatid ko, kinakausap ko. And pag kailangan na talaga, kukuha tayo ng magiging part ng team natin para we can do, kung gusto nyo, makapag-everyday tayo kasi. And yes mga kaswabe, we are back sa condominium. Tapos dyan ko na lang mamaya gagawin sa parking yung pinaka-setup ng sasakyan. And we have a Nissan GTR dito sa parking. We're in sa mentor ko nga pala to. At the same time, babawi tayo mga kaswabe sa GTR din, ha? Then, kukuha tayo ng GTR mismo. Yan ang pangako ko sa inyo. Okay? GTR. Yeah. Napaka-perfect ng definition ng isang Nissan GTR R35. Alas 8:01 ng gabi, natural. Mga kaswabe, medyo mainit nga lang dito sa parking namin. And ready na para i-install yung sinasabi ko sa inyo na side markers LED style. Saan nga ba matatagpuan yun dito sa Camaro natin? Ayan, as you can see, yung orange dyan, yung reflective dyan, tapos sumunod dito. So kabilaan sila. Kabilang side sa passenger, tapos sa kabila, passenger din. So ano yung pinakakailangan natin sa install natin? Ito nga pala yung pinaka decal niya, carbon fiber yung style niya. So for cleaner look yan, kasi pag hindi natin nilagyan ng ganito, as is yan, sabog lang yung kalalabasan niya na ilaw. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sumunod, glass cleaner. Then next niyan is multi-purpose microfiber towel. Then up next, syempre kailangan natin uminom ng Cobra para ganado pa rin tayo kahit anong oras at puyat. Hindi magpapahuli dyan ang tinatawag na magic syrup, kasi magigisa tayo mamaya. Kalokohan lang yan, okay? Hindi lang siya nagpo-focus. Start na tayo. Ang ika-cut out natin, ito, yung PF. Kanina nalilito ko rito sa mga to, pero ang sinundan ko na lang is yung driver or yung passenger. So passenger front ang uunahin natin. Then ito naman yung sa likod, passenger rear. So vice versa, unahin natin to i-cut out. Thank you.
mga kaswabe, almost perfect sana. First time sana dito. Wala, hindi pa tayo master sa mga paglagay ng borloloy ng mga accessories. We need someone talaga. Ito, munti ka na ma-perfect. Pero I think parang sumobra siya sa bandang kanan na side. Kasi dito eh, sayang. Pero not bad na rin. Okay na rin. Okay. So ito mga kaswabe, yung pinaka stock light niya pag wala siyang side markers, okay? Then ito naman siya pag meron na siyang side markers. Yan. Ang verdict doon sa pinaka upgrade natin, hindi ako masyado naging satisfied kasi yung ine-expect ko na pwede niyang maging turnout, hindi nga pala siya lumabas. And ang gagawin ko na lang, ire-report ko na lang siguro na ito yung nangyari. Well, nalagay ko naman lahat. Dun sa tatlo, medyo may slight na palpak, mga 15%. Dito sana mapaperfect ko na, pero slight, meron pa rin mga 5% na hindi pa rin na perfect. Anyway, yung Rides of My Life Part 3 natin, tatapusin na natin yan. And I'm very excited on Monday tsaka Tuesday. Basta, abangan nyo na lang yan. Meron nga pala akong gustong i-shoutout. Bagets lang siya, nag-comment siya kanina sa video natin. Touch lang ng puso. Alam mo yun, pag binasa mo, alam mo na galing talaga sa puso niya. Hindi siya plastic, hindi lang siya nag-comment para lang magpapansin. Okay? Ang siguro nagigets nyo naman yung ibig kong sabihin. Ito nga pala, gusto ko nga pala i-shoutout si Gabby Maglanglang. Kasi ang sabi niya, kaswabe, sana mapansin mo ako, I'm just 15 years old and curious lang po ako saan yung shifter. Ngayon sinagot ko siya. Sabi ko yung shifter, of course, para ano, mag-change ng gear. Tama? Then, sumunod niya, sabi niya, salamat po kaswabe, solid fan niyo ako at ikaw po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako sumikap na mag-aral at makuha ko ang gusto ko. Thanks po, shoutout na lang po kaswabe, next vlog. Ang pinakasinagot ko naman sa kanya, short lang, what a sweet word from you. Yes, it will, basta tell yourself always na may pangarap kang kinukuha and do everything to get it. Pinaka-importante pa rin mga kaswabe, marunong tayong makisabay sa panahon. Lalong-lalo na ngayon, ano yung new normal natin? Maraming mga kababayan natin ang hindi ngayon nakakapagtrabaho. So, anong klase ng adjustment ang gagawin natin para makapag-survive tayo? Ang importante kasi ngayon, makasurvive tayo. Ang konting mensahe para sa akin, kung ikaw yung tao na wala sa trabaho ngayon, mag-engage ka ngayon sa online marketing. Katulad ng ginagawa ko, nasa online marketing ako mga kaswabe, wala akong trabaho. Pero doon nagsimula yung mga pangarap ko. Pag medyo gusto mo talagang malaman, pwede mo akong kontakin, pwede kang magtanong sa akin. Honest answer na lang yung ibibigay ko sa'yo. Ano yung magiging pakinabang ng ibang tao sa skill na pinagkakabalahan mo ngayon? Okay? So, kailangan lang talaga, mag-decide ka lang ng mabuti, tanggalin mo ang pride mo, pag gusto mong maging successful, marunong ka dapat mag-adjust. Sabi nga ganun, kailangan para kang tubig. Ang tubig, nag-a-adjust siya. Kahit saan mo ilagay. Ilagay mo sa lapag, anong klase ng shape ang mapoform niya. Ilagay mo sa bote, ilagay mo sa cup, okay? Ilagay mo sa baol, anong korte siya. Ganon ka dapat. Ayan ang pinakakasabihan ni Bruce Lee. Yung mga sorpresa natin, paparating na, marapit na tayo mag-close ng 10,000. Sana tuloy-tuloy lang yung suporta natin dito sa channel natin. And pag bago pa, kaswabe dito sa channel na to, please like this video, comment, share, and subscribe. And of course, hit the notification bell para lagi kang updated dito sa Rico Rides Camaro. And of course, sana pagbigyan mo panoorin yung mga dati natin ginawa. And always remember, itong channel na to, dedicated to sa mga taong gusto mag-inspire, gusto mag-bring ng happiness. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Pagkaswabe ka, tandaan mo, malakas ang iyong dating. See you on my next video.